Yun guys, oh, tingnan niyo po kung gaano siya kamat. Hindi lang to basta-bastang mat. Oh, mukhang ilang taon na itong hindi naliligo. Yun. Nako po. Kung hindi niyo po kaya mag-alaga ng ganitong klase ng aso, sana ipa-adapt niyo na lang sa mga magugusto at may kayang alagaan na mabuti kanilang aso. Huwag masdan mabuti ang kanyang kalagayan. Tingnan nyo, oh. Rap mo ka dito, paring Lawrence. Tingnan nyo po kung gaano siya kamat. Mula ulo hanggang paa. Diyos ko po. Kawawang aso. Hindi na po natin pangangalanan ang may-ari ng asong to. Sapagkat siguro may mga dahilan din kung bakit hindi nila malaga ng gusto kanilang aso. Or baka hindi nila kayang i-let go kanilang aso dahil napamahal na sa kanila. Pero sana, ina-adapt na lang sa iba nilang kamag-anak na may kakayanan alagaan na mabuti ang asong ito. Kawawang kawawa po ang aso. Tara, tirayin na natin to. Pagandahin na natin siya. Alright. Napakamat ng asong to. Para makaginhawa na po kanyang katawan. Dahan-dahan lang po ang ating pagbaba ng razor upang hindi natin siya masaktan. Ganyan po. Dahan-dahan lang po hanggang sa matanggal natin mabuti ang kanyang pagkakabuhol. Ngayon, pag mas ganyan po maigi mga kaibigan, no? Sobrang kapal po. Yun o. Sana ganyan po kakapal yung pera ko.
inaantayan po namin kasi nagagat na po. Sobrang mat niya. Masyado na po siyang nasasabunulan. So, sobrang sagad po yung ano, pagkakamat niya. Ayan po. O, yun. Kung nahihila mo yung fur niya, nakangagat siya. Yan naman siya matapang na aso. Malam. 54s. Nose. No, no. Relax lang, bebe. Makamangagat, ah. Tatatanggalin natin yung ano, balahibo mo. No, 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 no. No, no. Tanggal. Okay na. Okay. Pa-check up wala to, may bagot yung ano dyan. Bawa. Dito lang yung kaya ko. Ayan. Okay. Nagamot na po siya.